Next, Cecily Sabasha ng Tagalog. Konti lang. Kamusta ka? What's up, mga boss chief? What's up? What's up? What's up? Nandito na naman tayo sa aking channel. Puro kalokohan kahit walang talent. Ice ba yun? Ice ba yun? Ice ba yun? Kung ngayon ka lang nakapanood sa akin, mag-subscribe ka na para mainis ka rin. Ice ba yun? At sa mga matagal nang nakasubscribe dyan, no? Yung mga matagal ko ng viewers, yung mga matagal ko nang kinukulit sa Facebook kada may bagong upload, no? Mainis lang kayo ng mainis. Sigurado naman, hindi lang inis na ibibigay ko sa inyo, no? Natatawa rin naman siguro kayo. Kaya, i-like nyo na agad! Bago tayo dumako sa aking bagong content, no? Shoutout muna sa lahat dyan, no? Yung mga nagpapa-shoutout. Ayun, no? Nandito na naman tayo sa panibagong 10 na yan. 10 iba't ibang klaseng tao, bagay, hayop, pangyayari, lugar. Pinoy henyo ba? Pinoy henyo? Sa mga nakanood na sa akin noon, meron na akong mga nagawang sa mga 10 na yan. Kung hindi nyo pa napapanood, check nyo sa channel ko, ha? And without further ado, atin na agad talakayin ang 10 klase ng tao ngayong pandemic. Let the start! Begin! Gaya ng mga previous videos ko, sigurado ako may mga idea na kayo kung ano mga nakalista dito. Marami to eh. Pinagkasya ko na nga lang sa 10 eh. Pero ngayon, sisimulan natin to ng seryoso. Dahil itong pandemic, alam naman nating lahat na very sensitive topic to. Kaya bago ang lahat, paalala lang po muna. Yun nga po, no? At dahil sensitive topic to, lalagyan natin ang bonus round. Magsisimula tayo sa number 0. Number 0. Ito na. My long coat. Alam nyo ba yung my long coat? Lahat tayo meron nun. Lalo na itong pandemic. My long coat. Minsan, my ta coat. Pero ang tatalakayin natin dito is yung long coat. Malong coat ka ba? Sino ba namang hindi malolong coat, di ba? More or less 3 months kang nakakulong sa bahay. Siyempre, malolong coat ka nun, di ba? Kaya ginawa ko rin tong video na to para papatanggal ang long coat. Kaya, ito na talaga. Sisimulan na natin ang 10 yan. Simulan natin sa number 1. What the hell are you? I'm Batman. Alam niyo po ba kung bakit Batman? Ha? Ano ba sa Tagalog ang bat? 'Di ba? Paniki. Paniki. Yung mga taong mahilig magpanic. Everybody panic! Oh my god! Yung mga paniki yan. Sa lahat ng bagay, panic. Sa pag-iisip pa lang, panic na. Sa pagsasalita, nagpapanic na. Sa mga ginagawa, nagpapanic na. Lalong-lalo na nitong pandemic. Sino ba namang hindi nagpanic, di ba? Lalo na sa pamimili. Paano hindi ka magpapanic? Eh kung yung grocery makikita mo, walang laman, di ba magpapanic ka? Magpapanic buying ka kung ano pang meron doon, bibilihin mo, kukunin mo. Para may stock pa rin. Bibili ng mga pang-stock na pagkain, mga delata, noodles, yung mga pang-matagalan, no? O kaya alcohol, face mask, gloves, at kung ano-ano pang necessity, no? Normal sa atin na magpanic. Pero sabi nga, don't panic, it's organic. Ayun, ako, aminado ako, nagpanic buying din ako. Namili kami ng tubig, pasta, mga delata, at kung ano-ano pa. Siyempre, natakot din kami kasi nagkakaubusan na nga ng stocks, di ba? Okay lang naman magpanic buying eh. Okay lang, basta para sa inyo. Meron kasi yung mga nakakainis na tao, no? Mag-hoard lang sila ng kung ano-anong bagay, no? Yung mga nabanggit ko rin kanina. Tapos, ibebenta nila. Times 2, times 5, times 10, times 20, times 50. O kung times ano pa yung presyo niyan, ha? I-divide ko kayo sa 10 eh, ha? At dyan na nga, pumapasok yung number 2.
itong mga palitan. Yan! Itong mga businessmen, mas madali, di ba? Entrepreneur. Bahala kayo kung anong gusto niyo pronunciation. Bakit? Yung pangalan ko ba na-pronounce niyo agad? Hindi naman, di ba? Kaya huwag kayong judgmental dyan. Dumako tayo sa businessmen. Itong mga businessmen, no? Napapaloob dito yung mga hoarder na binabanggit ko kanina. Ito yung mga nakakainis na hoarder, no? Na ang kakapal ng mukha. Na nananamantala na imbis na lahat ng tao may supply, kinuha lang nila. Tapos sila yung magsusupply ng mas malaking presyo. Ang kakapal ng mukha nyo. Ginagalit nyo ako. Pero hindi. Sa kabilang banda, meron din namang mga businessmen na maayos. Maraming ganto sa mga Pilipino, no? Lalo na ngayon, maraming nawala ng trabaho, walang income. Siyempre, discard yan. Discarding marino mga Pilipino eh. Alam mo naman yan. Kanya-kanyang benta yan. Lalo na sa pagkain, di ba? May one time nga eh. Imbis na pampatulog ko yung Facebook, magugutom ka, maglalaway ka sa gutom kasi puro pagkain makikita mo, no? Yung mga nagte-trending dati ng mga pagkain, ube cheese pandesal, baked sushi, at kung ano-ano pang masasarap na pagkain dyan, no? Kagutom! Saludo ako sa mga businessmen na ganito, no? Kaya kung may mga kaibigan kayo o kakilala na mga ganito, suportahan nyo sila, lalo na't alam nyo na ito lang yung income nila, no? Suportahan nyo sila sa pamamagitan ng pagbili ng produkto nila o kung wala naman kayong pambili, i-share nyo yung post nila para makita rin ng iba. I'm sure kahit i-share nyo lang, no? Ma-appreciate kayo ng kaibigan o kakilala nyo. Ayos ba yun? Susunod! Dumako tayo sa number 3. Oh yes, I'm the great you spender. Kung may nagbebenta, may mga bumibili. Sila yung mga the great spender, no? Na bili lang ng bili. Kung ano maisipan bilhin, bibilhin nila yan, no? Online shopping dito, online shopping dyan. Add to cart dito, add to cart dyan. Sila yung mga matitinding kliyente ng Amazon, eBay, Shopee, Lazada, at kung ano-ano pang online eksena boom-boom dyan na nabibilihan mo, no? Okay lang sana kung kailangan nila yung binibili nila, eh, no? Kaso madalas, hindi, eh. Pero wala naman akong problema sa inyo. Basta may pambili kayo, no? Sa inyo naman yan, eh. At kung wala rin kayong mapaglagyan ng pera nyo, isi-send ko sa inyo yung bank account ko. Ayos ba yun? O kaya, kung gusto nyo, merong letter S dyan sa baba sa mga nanonood ng premiere. Super chat! At saka, tip or advice lang sa mga mahilig mag-shopping online na maghinay-hinay lang po. Lalo na kung hindi naman only yung budget mo, di ba? Relax ka lang! Pakalmahin mo yung daliri mo. Huwag kang pindot ng pindot. Para sa'yo din yan. Makakatipid ka na. Makakatipid ka pa. Ayos ba yun? O siya. Tama na sa usapang pera. Baka sabihin nyo, pakialamero ko eh. Hindi naman sa nangingialam, no? Pero mangingialam na rin. Nakaka-stress kasi pag-usapang pera, no? Nakaka-stress. Alam niyo ba yung susunod sa stress? Squatro. Kaya pupunta na tayo sa squatro. Uy! Dito pa pala kayo. Itong marathonist na to, no? Hindi ito yung mga marathonist na tumatakbo. Ito yung mga marathonist ng Netflix, Hulu, Disney Plus, Amazon Video, at kung ano-ano pang streaming platform dyan, no? Nagmamaraton yan ng mga palabas. Doon na nila binubuhos yung oras nila para matanggal nila yung long coat, tack coat, yung inip, at saka para maaliw na rin sila, diba? Nanonood dyan ng mga TV series, anime, movies, K-drama. Yan, K-drama. Tuwan-tuwa yung mga tao pag K-drama na usapan. No ham kyan siyan mo to. Nunggu siya ta. Narichuwaso. Narichuchanaso. Narichiktangiso. U
buteng darchi wata. Well, I, for one, hindi po ako talaga nanonood ng Korean nobela. Pero itong pandemic, nakanood ako. I feel guilty, you know? I feel guilty. Napunta na sa Korean nobela. Balik tayo sa topic na marathonist. Itong mga taong to, alas 10 ng gabi, sasabihin, last episode na to. Tapos pagkatapos ng episode na yon, sasabihin, last na talaga. Tapos sasabihin ulit pagkatapos, eto na talaga, last na. Hanggang sa matapos nila yung isang season, no? Na yung pagkatapos ng isang season, may araw na, isa ka ba doon? Isa ako doon! Sa bagay, okay lang magpuyat tayo noon. Lockdown, wala namang gagawin. Hindi kailangan gumising ng maaga. Eh di manood, di ba? Wala ka namang ginagawang masama. Oh, siya. Lumipat na tayo sa susunod. Sa number 5. Andiyan pa rin pala kayo. Ito yung mga fitness guru. Itong pinakamagagaling sa listahan na to para sa akin. Kasi itong mga fitness guru, ito yung malalayo sa sakit. Kahit pandemic pa yan, kahit anong ano pa yan. Pag fitness guru ka, malakas immune system mo. Kahit tamaan ka ng virus, iindahin mo lang yan dahil malakas immune system mo eh. Kaya saludo ako sa mga fitness guru na yan. Meron ako mga nakikita na may 100 push-up challenge, 50 push-up challenge, 25 push-up challenge a day, ganun. Depende sa kung anong kaya ng katawan nila, no? Meron yung mga nakikita ko na hindi naman talaga kaya, pinipilit, no? Wag po. Bad yun, bad. That's bad. Bago nyo gawin yung mga challenge na yan, siguraduhin nyo po muna na kaya ng katawan nyo at saka tamang form. Kasi po, prone sa injury at saka baka ma-overtrain kayo. At kayo rin ang kawawa, di ba? Imbis na makatulong, nakasama pa. Kaya alamin nyo muna yung level nyo. Ayos ba yun? Meron naman yung mga fitness guru na Post Malone din. Kada workout nila. Just finished working out. Shoutout nga pala sa kuya ko. Itong kuya ko, isa sa mga fitness guru na Post Malone. Pero, nakapag-lose siya ng more or less 10 kilos. More or less nga eh. Hindi pwedeng more. Ang dami ko na namang sinabi. Kaya yun, no? Suggestion ko sa mga gustong maging fitness guru din. Start slow. Pag ano nang ano yun. May progress yan. May progression po ang pag-workout. Hindi ka susubok agad ng bongga dahil masasaktan ka lang. Gusto mo bang masaktan? Gusto mo ba? Sagot! O, bago pa magkasakita, no? Dumako na tayo sa susunod. Let's move on! O, nakakalahati na agad tayo, ha? Simulan na natin ang second half. Dumako tayo sa number 6. Ito yung mga nakakatuwa dito sa listahang to. Yung mga botanist. Alam nyo naman na siguro kung ano yung botanist. Mga halaman enthusiast. Yan. Coconut Planters Bank. Yan. Plants vs. Zombies. Yan. Pero seryoso, nakakatuwa sila. Alam nyo kung bakit? Level 1 ng botanist, bibili ng maliit na cactus. O bonsai. Level 2, bibili ulit ng mas maraming halaman. Yung medyo malaki. Level 3, kinakausap na niyan yung mga halaman niyan. My name is Elliot Moore. I'm just going to talk in a very positive manner. Level 4, ito yung pinakamatindi. Yung may jungle na sa bahay, ha? Kala mo siya si Mowgli o siya yung bida sa Jungle Book. Sa sobrang dami, akala mo nasa bukid ka. Akala mo nasa greenhouse ka, no? Shout out sa ate kong botanist, no? Siben Haven! Ayun, wala naman akong ibang masasabi sa mga botanist, eh. Doon sila nag-e-enjoy, so supportahan na lang natin yung mga botanist na yan, no? Ayos ba yun? Pero itong mga botanist nito, under din sila ng mga great spender. Dahil napakamahal po ng mga halaman. Napakamahal. Buti pa yung halaman. Nagmamahal. Ayos ba yun? Sha. Tama na yung halaman na yan. Dumako na po tayo sa susunod, no? Ito, maraming nito ngayon. Marami. Dumako tayo sa number 7. Making your gnocchi is so simple to do, yet the results are absolutely stunning. Absolutely brilliant. Yan! Gusto kong gayahin yung accent ni Gordon Ramsay. Kaso, mahirap. Di bali na lang, aabutin tayo hanggang bukas dito kung gagawin ko yun. Itong mga Gordon Ramsay, no? Sila yung mga master chef. Sila yung mga naging magagaling magluto nitong pandemic.
lahat na ng recipe na Google na nila. Mapa, bake yan, luto, o paggawa ng kung ano-anong pagkain. Nagawa na nila yan. Sa bagay nung lockdown, sarado yung ibang mga restaurant. Siyempre, na mismong kainin yung mga nandun sa restaurant, no? Ang gagawin mo? Isa-search mo. Iluluto mo. E di pag hindi masarap, uulitin mo. At uulitin mo nang uulitin hanggang ma-perfect mo na. Kaya itong mga master chef din yung isa sa mga paniki dahil grabe sila mamili ng mga pang-bake, ng mga pang-luto para kung sakaling magkamali man, oh, may back up. Tapos lahat ng klase ng hiwa, natuto na yung mga yan. Kung paano humawak ng kutsilyo, kung paano magbalat ng ganyan, at kung ano-ano pa. Ayun, wala akong masasabi sa kanila. Ang galing nila. Well done. Good job. Sa mga master chef dyan, shout out po. Pwede nyo po akong padalahan at imumukbang ko po. Ayos ba yun? O siya, tama na sa mga master chef. Doon naman tayo sa mga counterpart nila, no? Dumako tayo sa number 8. Alam nyo kung bakit naging ref destroyer? Kasi yung ref, no? Sara, bukas. Bukas, sara. Bukas, sara. Kakabukas sara mo, sira na yan. Hindi na bukas sara, bukas sira, bukas sira na yan. May nakita nga akong ganun sa Facebook na wala nang pinto yung rep nila. Mga rep destroyer. Ito mga rep destroyer, sila na rin yung mga taga-kain. Taga-tikim ng mga luto ni MasterChef. Yan. Kung may taga-luto, sila yung taga-kain. Kung wala sila, walang MasterChef. Kaya magpasalamat tayo sa kanila. Magpasalamat kayo sa amin. Oh, siya, tama na sa mga pagkain. Iba naman tayo. Last 2 na lang, guys. Last 2 na lang. Lipat na tayo sa number 9. Yan. Content creator. Ako na agad. Hindi na tayo lalayo. Ako na, isa na ako sa example niyan. Wala naman talaga akong kaplano-planong mag-YouTube. Pero dahil pandemic, at nakagawa ako ng isang video na vlog worthy para sa akin. Eh di in-upload ko sa YouTube hanggang sa nagtuloy-tuloy-tuloy na, di ba? Sino ba mag-aakala na in 2 months monetized na ako? Na makaka 2,000 subscribers ako? Ayos ba yun? 998,000 na lang, million subscribers na! Let's go! Kaya sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, no? Commercial muna tayo. Pindutin nyo to. Ayan. Para umabot tayo ng 1,000,000, konti na lang. Okay, balik tayo sa mga content creator na yan. Hindi lang YouTube ang ginagawa ng content. Meron dyan mga TikTok, Facebook Live, Twitch, mga gamers, yan, mga streamer. Napakarami nyan ngayong pandemic. Shoutout sa mga content creator dyan. Sobrang dami. Actually, late na nga ako nagsimula eh. I first uploaded my video. That was June 23, you know. June 23, tapos ngayon, magti 3 months na pala. Pero siguro, by the time na ma-upload ko to ng video, 3 months na. Yun, no? Kapit lang tayo, guys, no? Content creation is the key. Well, ginagawa ko lang naman to for fun. Pero syempre, kung kikita ka naman, bakit hindi, diba? Kaya shoutout sa mga co-creators ko dyan, na mga maliliit lang. Tuloy-tuloy lang tayo. Good luck sa ating lahat, no? Ito na, nabubwisit na ako. Itong number 10, ayoko sanang talakayin, pero kailangan nating talakayin to. Ha? Pumunta tayo ngayon sa huling-huli. Yo, what's up? Pag binaligtad, pass away. Oh. Kala nyo, yawasap, hip-hop, o kung anong rapper, no? Ayos ba yun? Eto yung mga pasaway. Pangapasaway nitong pandemic. Yung tipong sinabi ng bawal lumabas, eh pinipilit pa rin. Sabi nga ni Kim Cho, sa classroom may batas. Bawal lumabas. Oh, issue. Hindi lang yun. Yung mga taong sinabi ng obligado dapat magmask pag lalabas ng bahay. Wala pa rin. Hindi magmamaskara yan. Pangit sa forma ko nun. Chong, it's not cool, you know? I can't even, you know, why? I don't need that. Oh, diba? May mga kakilala ba kayong ganun? Yung maaarte, no? Susunod na lang eh. Hindi ka naman buong araw nakamaskara. Sa labas lang, sa labas. Hindi lang naman para sa'yo yun eh. Para sa nakapalibot din sa'yo.
Pero yung mga yan, mild pa yan. Very, very mild. Pang yawasap na nga yan. Yung yawasap na matitindi, yung masarap pagtututoktoan talaga. Yung mga protesta pa ng protesta, no? Yung bawat kilos ng gobyerno, hahanapan nila ng butas, makapagprotesta lang sila. Kahit maganda na yung ginagawa ng gobyerno, gagawa sila ng paraan para makapagprotesta. Magbabayad sila ng tingpa 500 kada tao para may umatend sa rally. Ewan ko kung totoo yun. Pero feeling ko totoo. Diba? Diba? Hindi lang naman sa Pilipinas yon, pati sa ibang bansa may mga ganon. I'm sure. 3% sure. Yung imbis na nananahimik ka sa bahay, yung wala ka namang naitutulong, magngangangawa-ngawa ka pa. Imbis na isali-sali mo sa rally, kumuha ka na lang ng kapakipakinabang, no? Ang matindi nun, kung sino na nga yung hindi nagbabayad ng tax, sila pa yung ngawa ng ngawa. Sila pa yung pasaway. Sila pa yung matitigas ang ulo. Palambutin ko kaya mga ulo nyo, no? Ilagay ko sa pressure cooker para lumambot. Sakit nyo sa bangs, ha? Ang sakit nyo sa bangs. Napapaano na naman ako, eh. Ano, sasagot ka pa? Oh, ano, hindi ka makasagot, no? Hindi ko alam kung anong mga pumapasok sa kukote nyo. O kung may kukote pa kayo. Sana naman, tigil-tigilan nyo yung pagiging pasaway nyo. Para sa ating lahat din. Para sa ikabubuti ng lahat. At yun po, no? Nakumpleto na naman natin yung 10. Yung 10 klase ng tao ngayong pandemic. Yan. Kung meron man akong mga nakalimutan o na hindi na isama dito sa listahan, no? Comment nyo ulit sa baba. Comment lang kayo ng comment. Gaya rin ng mga nauna. Malay nyo, may part 2. Diba? Ayos ba yun? Kaya yun, no? Huwag nyong kakalimutang mag-like, comment, subscribe sa aking channel. Kung nagustuhan nyo rin to, i-share nyo na rin para makita ng mga kaibigan nyo. Ayos ba yun? Sasus TV nga pala. Hanggang sa muli. Paalam! Sasus TV. Ayos ba yun?